Ano nga ba ang naitutulong sa pamayanan ang kumpanya ng YGBC o Yanson Group Abbas Company? Tingnan natin, mayroon bang naiambag ang kumpanya sa paglago ng ating ekonomiya sa lipunan? Yan ang ating tunghayan sa bidyong ito, dito mismo sa Kabirada TV. Lahat ng ito ay iyong mapapanood dito mismo sa channel na ito. Noon pa man ay nangako ang Yanson Group Abbas Companies, YGBC, na sustinihin ang paglago ng sektor ng turismo at agrikultura sa Visayas at Mindanao. Tulad ng Cebu, Bohol at iba pang isla sa Visayas, ang main headquarters sa buong kumpanya na nakabase sa Bacolod ay nangangako sa pagbibigay ng ligtas, maaasahan at abot-kayang pampublikong sasakyan upang suportahan ang lumalaking sektor ng turismo sa kabisayaan, kalakalan at edukasyon. Ang Cirrus Liner o YGBC, Yanson Group Abbas Company, ay hindi lamang nagdadala ng mga Cebuano papunta at mula sa Hilaga at Timog na bahagi ng Cebu, kundi pati na rin ang mga dayuhan at lokal na turista sa mga turismo ng lalawigan tulad ng Kawasan Falls, Uslob Wilshire Quatsing at White Sand Beach sa Bantayan Island at iba pa. Pati na rin ang Bohol tulad ng pinakatanyag na Chocolate Hills na matatagpuan sa Carmen Bohol, Tarsier at Man-Made Forest sa Lubok Bilar Interior Road, Lubok River o Floating Restaurant, mga White Sand Beaches ng Anda at Panglao Bohol, Blood Compact Site nila Miguel Lopez de Legazpi at Dato Sikatuna na matatagpuan mismo sa Tagbilaran. Mayroon ding mga lokal tulad ng Alicia Panoramic View ng Alicia Bohol, Sea of Cloud sa Daguhoy Bohol at marami pang iba. Ang YGBC ay nagpapatakbo at nagmamayari ng Cirrus Liner Travel and Tours Incorporated, Cirrus Transport Incorporated, Mindanao Star Bus Transport Incorporated, Bachelor Express Incorporated, Southern Star Bus Transit Incorporated, Gold Star Bus Transit Incorporated at Rural Transit of Mindanao Incorporated. Ayon sa website nito, ang kumpanya ay nagmamayari ng hindi bababa sa 5,100 bus units at nagsisilbi ng hindi bababa sa 850,000 na mga pasahero araw-araw. Ang kumpanya ay gumagamit ng higit sa 18,000 empleyado sa buong bansa. Para sa Mindanao, ipinahayag ng kumpanya ang kanilang pangako na magbigay ng tuloy-tuloy na transportasyon ng mga produktong pang-agrikultura. Ang Mindanao Star Bus Transit Incorporated ay nakatuon sa pag-udyok at pagpapanatili ng mga aktibidad na panlipunan at pang-ekonomiya sa rehiyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligtas, maaasahan at abot-kayang pampublikong sasakyan, sabi ni Leo Ray Yanson, ang bagong muling nahalal na chairman at presidente ng kumpanya pagkatapos ng pagpupulong ng mga may hawak ng stock na ginanap noong Enero 20, taong 2024 sa Cagayan de Oro City. Ang Central Mindanao o Soksarjen na kinabibilangan ng South Cotabato, Sultan Kudarat, Cotabato at Sarangani Province at General Santo City ay nangungunang producer ng tuna sa bansa na bumubuo ng 80% ng industriya. Ang rehiyon ay sikat din sa mga produktong aquaculture, mga hayop at mga pananim na may matataas na halaga. Naghahain ang Mindanao Star Bus Transit Incorporated ng mga pangunahing ruta ng transportasyon sa Soksarjen. Sa nakaraang halalan ay muling nahalal na membro ng board ng Mindanao Star Bus Transit Incorporated, Olivia V. Yanson, Jeanette Y. Dumangcas, Charles Dumangcas, Arvin John Villaruel at Ray Ardo. Sumunod ang isang organisasyonal na pagpupulong kung saan muling hinirang si Yanson bilang chairman at presidente at si Olivia bilang corporate secretary at treasurer, sabi ng pahayag ng kumpanya. Samantala, pinangunahan ni Yanson Family Matriarch Olivia ang taunang stockholder meeting ng Bachelor Express Incorporated o BEI noong Enero 21. Muling inihalal ng BEI stockholders sina Olivia Yanson, Jeanette Dumangcas, Charles Dumangcas, Arvin Jan Villaruel, Ray Ardo, Anita Chua,
Daniel Nicolas Gulis, Danny Lorenton, Hernan Umisilio at Alfredo Ligo Jr. bilang mga miyembro ng board, sabi ng kumpanya. Kasunod ng halalan, muling itinalaga ng lupon si Yanson bilang pangulo at punong tagapagpaganap at si Olivia bilang ingat-yaman at kalihim ng korporasyon. Sa mga nakaraang taon ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Ang magkapatid na Yanson at ang kanilang ina na si Olivia ay nasa matagal ng alitan sa kontrol at pamamahala ng Valyaca Transit Incorporated, BTI, isa sa mga affiliate na kumpanya sa ilalim ng YGBC. Ang family matriarch ay nagsampa ng reklamo sa Regional Trial Court sa Bacolod noong ikalima ng Enero para ipawalang bisa ang deeds of extrajudicial settlement ng ari-arian ng kanyang yumaong asawang si Ricardo Yanson Sr. Pumanaw si Ricardo Yanson Sr. ng walang testamento noong ika-25 ng Oktubre taong 2015 na nagresulta sa isang komplikadong hindi pagkakaunawaan ng pamilya sa ari-arian. Mga kabirada, kalaunan ay naresolba rin naman ang gusot na iyon. Ngunit ganun pa man ang nangyari ay bukas pa rin ang puso ng mga Yanson ang pagtulong sa mga nangangailangan para sa kauunlad ng ating lipunan. Ikaw, kabirada, ano kayang masasabi mo sa video nating ito? Mag-comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. At kung di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan. At i-click na rin ang bell button para naman updated ka sa Kabirada TV. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. Hanggang sa muli nating biradahan, ito po ang inyong kabirada. Maraming salamat po. Pabayun!